Isa pong maulan na gabi. Oh, hapon, sapagkat 5:30 pa lang, ano, isang maulang hapon sa ating mga ginigiliw na tagapakinig, sa ating mga ginigiliw na tagasubaybay, sa ating mga kamuntinlipenyo, sa ating mga kamuntinlipenya. Ngayon po ay napakahalaga ng araw na ito. Ito po ay ika-30 ng Agosto, taon 2021. Bakit ko po sinabing mahalaga ang araw na ito? Sapagkat ang araw pong ito ay araw ng ating mga bayani dito sa Pilipinas. Kaya po tayo ay holiday ngayon, no? Bagamat sa jeeping spot, patuloy po ang ating paglilingkod, no po? Ngayon po ay National Heroes Day, araw ng Lunes dito sa Pilipinas, at ang ating oras ay ganap na ika-5:36 ng hapon, ano po? So, ito po ang ating 51st live streaming, ano po? Ika-51 nating live streaming. Parang kailan lang po nung tayo nagsimula, Mayo 14, taong 2021. Tayo ngayon ay nakaka-51 ng live streaming. So, inuulit po namin ang aming pasasalamat at doon po sa pagbabago ng ating time slot, marami po ang mga nagpapadala ng pagbati sa atin. Marami nagpapadala ng comment, ano po. At marami rin ang nagpapadala ng kanilang mga tanong doon sa ating page. So, thank you po sa mga nag-suggest na baguhin natin ang ating time slot. At dahil po sa inyong suggestion, sapagkat kami naman po ay naniniwala na yung inyong suggestion ay makatutulong, so kami po ay nagbago. Kaya simula po ng ating programa ay 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ano po? So maraming salamat po at hayaanin nyo na ipakilala ko sa inyo aking sarili. Ako po si Attorney Silverio Biyong R. Garing. Ano po? Ang nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong, susulong. Ang atin pong Jeeping Spot Facebook Live Studio ay matatagpuan sa number 29, National Road, Ludora Village, Tunasan, Muntinlupa City. Dito po sa Muntinlupa. Ang sabi nga, Muntinlupa, Barangal na Lunsod, ang garing-garing. Ano? So, thank you po at tayo ay tutugon sa mga katanungan ng ating mga minamahal na taga-subaybay. Ano po? So, unahin natin ang tanong ng isa nating taga-subaybay. At ito halos naitanong na rin sa atin to ng mga nakaraan. No? Pero marahil hindi siya nakakasubaybay, kaya pareho sila ng problema, pareho sila ng gustong gawin, at ito ang tinatanong sa atin. Ano? Itatanong ko po sana kung paano patitituluhan yung lupang minana ng mister ko sa kanyang mga magulang sa Ilocos, ano? Ilocos Sur. Patay na ang tatay niya, bali apat silang maghahati-hati. Gusto naming patituluhan ng parte namin. So, ang tinatanong mo ay paano nyo mapapatituluhan yung inyong parte. No? Siguro dapat nating unahin muna yung sitwasyon na ang sinasabi mo ay apat silang maghahati-hati at ang sabi mo patay na yung kanyang tatay. So, magdadagdag ako ng facts, ano? Kasi kulang yung tanong mo. I-assume ko na buhay yung nanay, ano? So, kung buhay pa yung nanay, maliit lang ang parte ng iyong mister dito. Kasi, yung kalahati nito ay dun sa iyong nanay. At dun sa kalahati na estate, kung tawagin natin, na masasabi natin na pag-aari ng iyong biyanang lalaki, ay lima pa silang maghahati sapagkat ang sabi mo apat silang magkakapatid at buhay pa ang nanay. Doon sa kalahati na pag-aari
di ba? Kasi di ba, ano yan, isang buo. Ang kalahati niyan kay nanay, ang kalahati nung kay tatay. So doon sa party ni tatay, tagapagmana pa rin si nanay. At sabi mo, apat silang magkakapatid. Ay di lima pa ang maghahati doon sa kalahati. So napakaliit. Anyway, para maayos-ayos natin, magkakaroon sila ng tinatawag na extrajudicial settlement. So yung kay nanay, kalahati, at isang parte nung ikalima doon sa kalahati na naiwan ni tatay. At ang iyong asawa ay isa rin na ikalima. So pag yan ay nalipat na doon sa mga pangalan nila, base doon sa kanilang share, ano, yung proportionate share doon sa lupang sinasabi mo, eh doon mo pwedeng sabihin na ihiwalay yung kanilang parte at mapatituluhan ninyo. Actually doon sa pag-extrajudicial, kasama na ang pangalan nyo eh. Masasabi na natin may titulo na yon. Ngayon, kung gusto mong ipahiwala yun, di magpapasubdivide ka pa. Eh, napakaliit lang nun. So, ang tingin ko, ang gusto mong tumbukin ng iyong tanong ay kung paano magiging maliwanag na ang pangalan ng iyong mister ay susulpot o makikita doon sa titulo. So, yun ang sagot natin. Magkakaroon ng extrajudicial settlement of estate ng namayapa at yun nga, hahati-hatiin base doon sa kanilang share na naayon sa batas. Yun ang mangyayari. Kalahati yung sa nanay. Hindi yun minana. Ang minana lang ni nanay ay yung ikalima sapagkat apat silang magkakapatid. So si nanay ang magkakaroon ng kalahati at ikalima nung kalahati na parte ng nanay mo, ng biyanan mo doon sa estate. So ganun din ang magiging share ng iyong husband. So, pag yun ay nailipat na doon sa mga tagapagmana, kita mo na ang pangalan doon sa titulo, no, ng iyong asawa. Kaya lang, maliit lang yun kung tutusin mo kasi ikalima lang nung kalahati yun eh. Ganun man yun, no? Kung wala man titulo yan, ganun pa rin ang mangyayari dyan kung yan man ay tax declaration. So, inuna ko lang na ipaliwanag sa iyo kung may titulo para magkaroon ka ng idea. Kung yan naman ay tax declaration, ganun pa rin ang sharing niyan sapagkat ang basis ng ownership ninyo kung walang titulo ay yung tax declaration. Dadaan din niya sa Registry of Deeds. Meron ding mga babayaran na estate tax yan. Meron din transfer tax. So, hindi mahirap na mangyari o parang hindi ka dapat maguluhan sapagkat ang batas naman ay may pamamaraan at proseso kung paano yan may saayos sa mga tagapagmana. Ano? So maraming salamat sa iyong pagsubaybay at inaasahan ko na yung aming opinion sa iyong katanungan ay nakatugon. Ngayon, kung meron ka pang dapat liwanagin, eh bukas ang aming page, no? Sa lahat po ng may katanungan tungkol sa lupa o titulo ng kanilang ari-arian, mangyari lamang na mag-iwan ng mensahe sa aming page, no, Jeeping Spot Facebook Live Studio, at malugod naming sasagutin ang inyong mga katanungan sa susunod naming pagla-live. Kaya nga po, doon sa mga hindi po nagla-like at saka hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, G Pink Spot. Ano po? Ang layunin po ng ating programa ay ang makatulong sa ating mga namamayan, lalong-lalo na sa ating mga mahihirap at maliliit na kababayan, at sa ganon, eh madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol po sa kanilang ari-arian o titulo ng kanilang ari-arian. Kaya po, tayo ay narito sa Jeeping Spot upang tumugon sa kanilang mga katanungan. So, ang ating pong bagong time slot ay 5:30 ng hapon hanggang ikapito ng gabi. Ano? 5:30 to 7 p.m. ng tuwing Monday, Wednesday, Friday. Ano po? Napakagandang oras sapagkat nakikita ko na marami ang nakakasubaybay sa atin. So,
Thank you po sa ating mga taga-subaybay. So, inuulit ko po, doon sa mga gusto pang magkaroon ng inquiry, tanong tungkol sa kanilang mga transaksyon para sa kanilang mga lupa, kami po ay handang tumugon sa inyong katanungan, no? Sabi nga po, kung kayo ay may katanungan, ilagay lang po ninyo ang inyong mensahe doon sa aming page, ano? Chi Pink Spot. At yan po ay kukunin ng aking mga staff at yan ay ating sasagutin sa ating susunod na pagla-live. Ano po? Kung kami man po ay magbigay ng aming opinion, no, dito sa Jeeping Spot, lagi po naming sinasabi, yun pong aming opinion na ibinibigay ay abot lamang sa aming mga nalalaman. Ano po? Hindi po kami nagki-claim na yung aming opinion ang pinakatama o pinakatumpak. Basta ang sinasabi po namin, kapag ang aming opinion ay nakatugon sa inyong katanungan, kami po, inuulit namin, ang sabi palagi namin ay maraming salamat. Ano po? Okay. So, meron po tayong tutugunin na katanungan at halos ito pong mga tanong na ito ay nabigyan na rin natin, ano? Kaya lang, siyempre naman po, ang titulo halos umiikot doon sa halos pare-parehong mga sitwasyon, no? Ang sabi niya, ang titulo po ng magulang ko ay may nakatatak na mortgage. Ano po? So may annotation ng mortgage. Ibig sabihin, sinang la ito. At dahil ito ay naisang la, so pinatatakan ito sa Registry of Deeds. Ano po? Pagkakasangla ay nabayaran na daw ng kanyang mga magulang. Ano? At yung financing company, binigyan na raw sila ng tinatawag na release or cancellation of mortgage. May problema po. Hindi nila nadala sa Registry of Deeds para maipa-cancel yung annotation. Yan nga po ang lagi ko sinasabi. Alam niyo naman po ang ating mga nanay. Minsan, pag nabayaran na, so ibibigay na po, ibabalik na po yung titulo. Ano po? At saka bibigyan po sila ng isang dokumento na kung tawagin ay release of mortgage. Akala po ni nanay o kaya akala ni tatay, tapos na. So itatabi po yan sa drawer. Ano po? Kung minsan na napapagkamalan yung release of mortgage na yun na isang papel, kung ano lang. Ano po? Yun po ang nawala, sabi niya. So paano daw nila maipa-cancel yung tinatawag na annotation? Totoo po yan kasi encumbrance po yan, ano? But definitely, may mga paraan po. Ano? Sa akin po, inaalaw ko kung ganyan ang sitwasyon kasi hawak naman po ninyo, ano? Hawak naman po ninyo yung titulo. Ibig sabihin, kaya nga po hawak nyo yung titulo ay nabayaran nyo na yung inyong pagkakautang. Ano po? Yung inyong loan. So nawala naman po yung release of mortgage. Ano po? So gumawa po kayo ng isang affidavit at ikwento nyo na nawala. Then yan po ay inyong panunotaryuhan sapagkat yun na nga po ang papalit. Sabi nga, yun na nga ang magiging substitute proof nyo doon sa inyong release of mortgage kasi doon sa sinasabi niya, yun daw pong financing company ay matagal nang nagsara. Di na nila malaman kung nasaan na ngayon yung mga taong pumipirma doon. Yun ho, ito sabi niya. Kaya nagsara na po yung lending company na kanilang pinagsanglaan. So, anyway, opinion ko po ito. Ano? Sa akin po, inaalaw ko po yung tinatawag na affidavit of loss of that release of mortgage kasi the possession of the title, ano po, the possession of the title presupposes na you have already settled the obligation, ano po, kasi hindi po ibibigay sa inyo yan ang pinagsangla kung hindi kayo nakakabayad. Ano po, di po pa pag nagsangla tayo yung titulo iniiwan natin doon sa pinagsangla natin kung yan ay bangko, ano po.
binibigay natin doon sa banko. So, ibibigay sa atin yung pera. Kung yan ay financing company or lending company, binibigay natin yan. Kaya po nasa atin yung titulo, nangangahulugan lamang na bayad na tayo. Ngayon, nawala na yung release of mortgage, talaga nangyayari yan eh. Di ho ba? Kung yung titulo nga nawawala, yung pang mga release of mortgage. Kaya nga, di ba, pag nawala din ang titulo, gagawa ka rin ng affidavit of loss. Ang pagkakaiba lang dito, ang nawala yung dokumento na release of mortgage. Pero yung titulo, yung owner's duplicate copy, hindi po nawawala. So, the fact na ito'y hawak ng iyong nanay, there is a presumption na your mother has settled the obligation. Di ba? Kasi sabi po ng Supreme Court, the possession of the title arises a presumption that you have acquired the title through valid transaction. So, yung possession daw, may presumption na you have acquired it, no? Yung possession ng title na you acquired it through valid transaction. So, yun po ang pamamaraan dyan. So, hindi naman po mahirap yan. Kailangan lamang na gumawa ng isang affidavit na nawawala yung release of mortgage, no? Tapos yung owner's copy po, dadalhin ninyo at saka yung mga ibang requirements. Pangkaraniwan po ngayon, sa registry of deeds, sinihingi po na dapat updated ang inyong amilyar. Ano po? So, yun po mga iku-comply nyo. At yan po, naniniwala ako na makakancel yung inyong annotation na yan. So, ang ibig sabihin po nung makakancel, magkakaroon na ng panibagong annotation na yung mortgage na yun ay canceled na. Sa ganun, kung ito isasanglan nyo pong muli, ano po, at kung ito ibebenta nyo, masasabi nyo doon sa may-ari na wala nang encumbrance yan. Kasi yung pagkakasangla po, that's an encumbrance. Ano? Lalo na po kung ibinebenta nyo yan na wala naman sa inyo ang titulo. Di pagkuha po nyo ng certified true copy, nung bibili sa inyo, makikita yan na may annotation. In this case po, nasa inyo na yung owner's copy. Ano? So, maayos po yan. No? Hindi naman po dapat maging question pa yan kung ano-ano pang mga papahirap sa ating mga kababayan. Ano po? So, yun lang po. Alam nyo, lagi ko sinasabi kung minsan ang magkaroon ng tungkulin sa ating pamahalan ay isang pribilehiyo. Ano po? At yung pribilehiyong yun, yan nga po, di ba, nag-go-out-taking pa tayo pag tayo po ina-appoint sa gobyerno. Ano? So, yung pong pribilehiyo natin na magkaroon ng tungkulin dito sa ating pamahalan, lagi ko sinasabi na dapat pagyamanin, magamit natin kung paano natin mapapagaan ang mga paghihirap ng ating mga kababayan. Ano po? Hindi yung meron na tayong tungkulin, tayo pa ang dahilan para mahirapan ang ating mga kababayan kung ano-ano ang mga sistemang ginagawa natin na sa halip na makagaan, lalo lang humihirap. No, hindi. Kailangan natin pag-isipan kung paano mapapagaan ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lagi ko nga sinasabi, lalo ngayon sa panahong may pandemya, wala na nga pong hanap buhay ang ibang tao. Ano po? Lahat po, kung pwede lamang, yung mga ari-arian, sinasangla, binibenta, para lamang po magkapera, makabili ng pagkain. Kaya nga po, lagi ko sinasabi sa ating mga tauhan, pilitin natin na matapos kaagad ang transaksyon ng ating mga kababayan sapagkat hindi po madali ang dinadanas ng ating mga kababayan ngayon sa dami ng nawala ng trabaho, no po? Sa dami ng mga kumpanya na nagsara, ano po? Ang problema po talaga ng ating mga kababayan kawalan ng kinikita. Kaya kung minsan sila'y nagsasangla, nagbebenta ng ari-arian. So, dahil po sila'y nagbebenta o nagsasangla, maging kasama po tayo nila kung paano mapapagaan at mapapadali ang kanilang mga paghihirap. Hindi yun tayo pa magiging dahilan para sila ay lalong mahirapan o matagalan ang kanilang mga transaksyon.
Eh, yun po ang aking opinion. Ngayon po, sa tingin ninyo, eh, parang nagmamagaling ako. Eh, nasa sa inyo na yun. Basta ako sinasabi ko, ang magkaroon ng tungkulin sa ating pamahalan ay isang pribilehiyo. Ano po? At hindi po dapat ito na gawin natin na masyado na tayong nagmamataas. Eh, lagi po sinasabi ng tatay ko yan nung araw, ano man ang marating mo sa buhay, sabi niya, dapat ang iyong mga paa, ha? Laging nakatungtong sa lupa. Yun ang sinasabi niya. So, yun po. At kaya nga po, lagi kong sinasabi kahit sa ating mga tauhan, maging katulong tayo ng ating mga kababayan kung paano mapapagaan ang kanilang mga dinadanas sa pandemyang ito. Ano po? Alam niyo po pagka oras ng pag-araw ng mga bayani, ano, National Heroes Day, ano, dapat masigla tayo sapagkat ang iniwan, ang ibinuwis na buhay ng ating mga bayani para lamang makamta natin ang ating kalayaan, ano, ang ating kasaganahan ay hindi matatawaran, ano po. So, pag-aalala po natin sa ating mga bayani na namayapa, pinahalay ang buhay para tayo magkaroon ng kalayaan ay hindi natin dapat kalimutan. Kaya nga po tayo ngayon ay nagdiriwang ng National Heroes Day. Ano po? Paano ang process ng pagpapatitulo kung tax declaration lang ang hawak ng tao o may-ari? Ano po? Ayan. Dalawa po ang pamamaraan ng pagpapatitulo kung ang hawak nyo ay tax declaration. Meron pong tinatawag na judicial at administrative. Ano po? Kung ito po ay administrative, so ang pagpapatitulo po niyan ay yung tinatawag na pagpapa-issue ng pre-patent. Ano po? So, pamamaraan po yan. Yan po ay a-applyan ninyo sa DNR. At lagi ko po sinasabi, pagka kayo po ay mag-a-apply ng pre-patent, dapat kaagapay ninyo dito isang nakakaintindi ng proseso ng pag-a-apply. Yun po ay isang geodetic engineer. Ano po? Kasi tax declaration po yan. Okay? Maganda na po yan kasi may tax declaration kayo. Ibig sabihin, meron kayong binabayaran taon-taon. Pagpapatunay na kayo ay merong isang parang imperfect title, ano po? Kasi meron kayong tax declaration, binabayaran nyo. Pero pagpapatitulo po, marami pa pong mga requirements. Pasusukat nyo pa po yan, no? Dapat pag pinasukat nyo yung inyong sinasabi na base sa inyong tax declaration, hindi po yan lalampas doon sa katabi ninyo. Kaya kailangan ninyo yung geodetic engineer. Ano ba? Eh dahil yung geodetic engineer naman, siya naman ang nakakaintindi kung ano pa ang ibang mga requirements. Ano? Siya makakatulong sa inyo sa pag-a-apply ng pre-patent. Ano? Okay. Yan po ay doon sa DNR ina-applyan. Ano? Ngayon, yung isa po namang pamamaraan ay sa pamamagitan ng pagpunta ninyo sa husgado kasi wala kayong titulo, tax declaration lang. Pero ganun din po, kakailanganin pa rin po ninyo ang geodetic engineer kasi susukatin pa rin yan lupa ang geodetic engineer. Hindi po magagawa ng abogado yan. Mga numero po yan eh. Kaya geodetic engineer ang gagawa po ng plano. Katulad din po ng sinasabi ko kanina. Dapat pag sinukat po ng engineer yan, hindi yan lumalampas doon sa mga katabi niyong lupa. Kasi alam niyo po ba na pagka kayo nag-apply ng titulo, ini-inform po, nino-notify yung inyong mga katabi, no? Para nasa ganun, malaman nila na ikaw ay nag-a-apply, nasa ganun aware sila, baka mamaya lumalampas na yung ina-applyan mo, no? So geodetic engineer nakakaintindi dyan. Eh dahil yan naman po ay sukat ng lupa. Eh talagang geodetic engineer lang nakakaalam dyan. Hindi, kahit po ako abogado, hindi ko pwedeng sabihin, ito,
ito ang boundary niyan. Hindi po, geodetic engineer po ang may makakagawa niyan. So, ganun po ang pagpapatitulo, no? Isa po yung administrative at isa po yung judicial. At lagi ko sinasabi, lagi niyong kaagapay diyan ang geodetic engineer. Marami pa po requirements 'yan, ano? Pero alam po 'yan ang geodetic engineer, ano ba? Anyway, tutugon po tayo sa isang katanungan. Ito, mahalaga po ito. Simpleng tanong, ano po? Ang tanong niya, paano po malalaman na authentic o tunay ang hawak na titulo ng taong nagbebenta o nagsasangla ng kanyang lupa? So, maganda po itong tanong na ito kasi yan po ang basic na dapat na inaalam natin kapag ka merong nagbebenta sa atin o nagsasangla ng lupa. Okay. Pagka po siya ay nagbebenta, daging siyempre meron po siyang ipinakikita, no, na titulo. So, yung titulong yun, pwede kang humingi sa kanya ng photocopy. Ano po? Yung kahit yung Xerox copy, no? So, sabihin mo, inaalok mo sa akin to. Ibigyan mo nga ako ng photocopy at i-verify ko ito sa Registry of Deeds. Wala naman pong masama doon kung sabihin yung i-verify. Sapagkat, yun po ay karapatan ninyo. Yun ang tinatawag na pag-o-observe ng due diligence. Ano po? Pagsasagawa ng due diligence. So, ibibigay sa inyo yung photocopy o kay Xerox copy, pupunta po kayo sa Registry of Deeds. Kayo po ay mag-a-apply o magre-request ng tinatawag na certified true copy nung title na ibinigay sa inyong photocopy. Ano ba? So, kung yun po ay may record doon sa Registry of Deeds, ano ba? Bibigyan po kayo ng Registry of Deeds ng certified true copy. Ano ba? So, hawak nyo na po si certified true copy. Medyo maganda-ganda na, no? Dahil yung binigay sa inyong photocopy ay merong record sa Registry of Deeds, no? Ngayon, kayo naman po, ang tawag ko po dito, pagpaubanin ninyo, ang tawag ko, layman, ano po? Yung layman, hindi nyo araw-araw na isinasagawa ang ganyang pamamaraan kung paano malalaman kung authentic ang titulo, ano? Ay di, ang susunod yung gagawin ay Mr. Seller, meron na ho ako ritong certified true copy. Dahil binibenta nyo sa atin ho yan, sa akin, pumunta ho tayo doon sa Registry of Deeds kasi para malaman ko kung ito ho bang certified true copy na ito na hawak ko na binigay ng Registry of Deeds ay yan ang owner's duplicate copy nung sinasabi nyong titulo, no? So meron kayong certified true copy na hawak-hawak at siya naman may tinatawag na owner's duplicate copy, dapat yun po ay parehong-pareho, ano po? So, parang kung tawagin ay complete reproduction, no? Nung inyong titulo. Lalo na po ngayon sa computerized system. Yun pong certified true copy, pagka yung tawag namin na Pilares title. Yun pong certified true copy, wala na pong pirma yun ng RD. Ang may pirma lang po ay yung owner's duplicate copy. So, dapat parehong-pareho po yun. Ngayon, so talaga hong dapat matalas kayo. Total, inaalok mo sa akin yan. Tayo pumunta doon sa Registry of Deeds, saka itanong natin doon sa records officer, kung ito bang hawak mong owner's duplicate copy, ito ba ang owner's duplicate copy ng certified true copy na ibinigay sa akin. Alam nyo po yung papel ng titulo, ano po, marami po yung watermarks. So, yan po, alam po yan ng records officer. Kung yung hawak niya ay authentic. Meron po yan, kinakapakapa dyan sa gilid-gilid. No? Meron po sinisilip sa ilaw yan. May mga barcode dyan. Ano po? So, records officer po, nakakaalam o nakakaintindi nun.
So pag sinabi ng records, ay yan nga ho ang owner's duplicate copy. So maganda na po yun. Pwede na po. Kayo na ang bahala pagdudokumento nun. Siyempre, gagawa kayo ng deed of sale. Ano po? Oh, kung magkano ang inyong kasunduan. Oh, sino ang magbabayad ng buwis. Oh. Ganon din naman pagka magsasanglaan. So, yun ang pamamaraan. No? Huwag po yung kung kailan kayo nagbayad na, saka po kayo magtatanong sa Registry of Deeds. Bago po kayo magalpas ng pera, siguruhin nyo na napag-aralan yung mabuti yung titulo. No? Eh, hindi naman po porque sinabi sa inyo na yung titulo, eh, dyan po yan sa Ayala Alabang, murang sinasangla sa inyo. Susunggaban na kaagad din nyo, magbibigay na kayo ng pera. Eh, mali po yun kasi dapat mag-verify muna kayo sa Registry of Deeds. Ano po? Kasi napakahirap po pagka naibigay nyo ng pera. Baka mami, hindi nyo na makita yung taong yun kung saan naandun yun. Alam. So, dapat magiging maingat po kayo. Napakahirap pong kumita ng pera ngayon. Halos dugot pawis ang inyong puhunan para kumita ng pera tapos kayo'y maluloko lang. So, lagi ko sinasabit, ulit-ulitin ko. Alam nyo, yung paulit-ulit na paalala, eh yan ay gamot sa taong nakalilimot. Ano po? So, bago magbitaw ng pera, ay magbe-verify muna sa Registry of Deeds. Ano po? So, yun po ang aking opinion tungkol dyan. Alam nyo po, kaya ko lagi sinasabi yan, sapagkat dyan po mismo ang layunin ng ating programa, ang makatulong, makapagbigay kaalaman sa ating mga kababayan. Nang sa ganon, hindi sila maloko. Ano? Pag nagbigay kayo ng pera, saka kayo magbe-verify, paano kung dispalinghado, ano po, hindi authentic yung nabigay sa inyong titulo, saan nyo pahanapin yung tao? So, bago magbigay ng pera, kailangan areglado na, nakapag-exercise na kayo ng tinatawag na due diligence. Ano? So, alam nyo naman, lagi natin sinasabi, yan ang layunin ng ating programa na makatulong sa ating mga kababayan. Kaya doon sa mga ating masugid na taga-subaybay at taga-pakinig na hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon sa hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, Jeeping Spot. Ano? Okay? Thank you. At sana yung aking opinion doon sa iyong katanungan ay nakatugon. Ano? At kung yan ay nakatugon, ang masasabi ko, maraming salamat. Ano? So, may tanong po rito sa akin. Para, ito na naman. Pag dumadating yung tanong na ito, ako ay, ano daw po yung ibig sabihin ng dasyon impago? Ano? Parang ano yung dasyon impago. Pangkaraniwan po yan kung minsan na ang ibig sabihin po nung dasyon impago, parang halimbawa po merong kayong isinangla, ano ba sa bangko. So meron na, i-concretize po natin, no? Meron kayong tinatawag na isang lote, 200 square meters, nasa sabihin natin nasa Soldiers Hills, no? Sa Putatan, Muntinlupa, no? So, sinangla nyo sa bangko, sabihin natin, sinangla ninyo ng 1.5 million, no? At syempre, meron kayong mga conditions doon, kung paano nyo babayaran. Ano? So, doon sa conditions, nandun, magkano ang interest, ilang taon, ano? Ngayon, dumating sa pagkakataon na may mga problema na maaring sa tingin ninyo hindi na kayo makakabayad. So, para maiwasan na yung pagdami pa ng mga babayaran, ano?
parang i-offer nyo na sa pinagkakautangan nyo sa bangko. Eh, hindi ko na po kayo mababayaran. Ano? Eh, pwede ko po bang yung lupang isinangla ko sa inyo, maging kabayaran na nung aking utang para tayo ho ay quits na. Ayan. Di ba? So parang hindi ko na ho kayang bayaran eh. Ano? So magkakaroon kayo ngayon ng panibagong agreement. Basta ang offer na yon, pag tinanggap po yun, eh kayo clear na. Wala na kayong utang sa kanya. Siya naman, magiging pag-aari na niya yung property ninyo. Yun ang ibig sabihin ng dasyon ng pago. Para hubang ang sa halimbawa nga yan, parang ibinibigay nyo na yung susi. Di ba, inyo yung property. Di ba, sinangla nyo sa bangko. At yun eh, parang sinangla pa lang naman inyo eh. So sa inyo pa rin yun, di ba? Ngayon, pagka nagkaroon ho kayo ng agreement, ano, at pumayag siya, parang, para ho maintindihan ninyo, ano, parang sinabi nyo sa bangko, ari na yung susi ho, nung bahay ko, nung lupat bahay ko, ano, basta tayo quits na, ano, di ba? Parang ganun ang ibig sabihin. Ngayon, dinodokumentuhan lang po yun. So, sa kanya na yung property nyo, ano po, wala na kayong utang. Ano ba? Hindi po ito katulad nung ano ha, pag hindi kayo nakabayad, yung may agreement na pag hindi nakabayad doon sa pagkakautang eh, doon na sa pinagkakautangan nyo, doon sa pinagsanglaan nyo, kanya na. Hindi yan. Without your conformity, hindi po pwede yun. Iba po ito, may conformity kayo eh. Kayo na mismo ang nagsabi. Patingnan nyo yung ibig ko sabihin ha. Hindi po pwede na yung sanglaan, pag hindi mo ito nabayaran sa loob ng 6 na buwan, akin na yun, ha? Ah, hindi po pwede yun. Iba ito. Ito ay may agreement kayong panibago, no? Ini-offer mo yung property, hindi ko na kayang bayaran, eh. So, ito na yung susi, parang ganon. Yun po ang dasyon ng pago. Yun doon sa sinasabi ninyo, hindi, bawal po yun. Yung mga agreement na pag hindi nabayaran, sa gano'n, sa isang taon, eh kanya na. Walang foreclosure. Hindi po pwede yun. Pagkasangla po yan, ang tamang proseso dyan, pinuporeclose yan. Pagka pinuporeclose yan, binibid yan, inooksyon. Binibenta sa publiko yan kung sino ang gustong makabili. Ganun po. Yun po ang tinatawag na, yung kanina sinasabi ko, dasyon ng pago. Yung ngayon, yung isa po, ay hindi po pwede yun. Ano po? Bawal po yun. Parang ang Latin words na ginagamit doon yung pactum commissorium. Ano po? Hindi po pwede yun. Ito pong dasyon ng pago. Allowed po ito ng batas. Ano po? So, sana yung aking mga opinion ay nakatugon sa inyong katanungan. At dahil po ang oras ay tumatakbo, tayo po ay magkakaroon muna ng pag-close. Parang tayo po'y magkikitang muli sa Miyerkules. Maganda po sa Miyerkules, ano po, September 1st. Ano po, pag sinabing September, ibig sabihin ay parang magpapasko na, ano, kakanta na si Jose Marichan, ano, parang ganyan. Parang malapit na po makatanggap ng bonus, ano. Parang malapit nang matanggap ang 13 months, ano. At sana sa darating na Pasko tayo ay lahat ay masasaya at maligaya. Okay? So, ganyan po talaga ang programa. May limitasyon, may oras. Pero muli tayong magbabalik sa Miyerkules. Ano? Dito rin sa Jeeping Spot Facebook Live Studio. At ganito ring oras, 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Silverio Biyong. R. Garing ang nagsasabi na kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong susulong. Ano po? Narito po tayo sa number 29 National Road, Ludora Village, Tunasan, Muntinlupa City. Muntinlupa,
Marangal na lunsod, ang garing-garing. Muli po, sa muli nating pagkikita, maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.